Good morning po, my name is Policia ko. Ito po ang ating gagawin ngayon para malaman ang kung mahilig kang magpalit ng iyong mga tornilyo sa motor o sa sasakyan. Siyempre, prepared natin yung stainless. Pure na stainless. In this regards, maraming klase kayang stainless. Mayroong 50% stainless. May number yan. Apat o tatlong klase ata yan. Pero disregards na natin yun. Alamin natin yung purong stainless. Na yun naman which is ang gusto natin. No? Kung tayo bibili ng mga tornilyo, simple lang ang kailangan natin kung naghahanap tayo ng purong stainless. For example, sa mga bakal, sa rayos, ng mga motor natin. So, ito lang ang kailangan natin. Simpleng pamamaraan para makita mo yung purong stainless. So, ang kailangan natin, siguro nagbigay tayo dito ng sample, ayan, mga tornilyo yan, halo-halo. Di ba? So, ito, hawak-hawak ko yung magnet. Ito lang ba ang sikreto? Meron tayong magnet. So, alam na. So, di ba, yung ano-ano ba yung mga dumidikit sa magnet? Siyempre, yung bakal. Pag yung binibili natin ay may halong bakal, 50% stainless, 50% bakal, gidikit yan. So, ang kailangan natin hanapin yung pure steel. Pure stainless steel. Na which is na hindi kinakalawang, diba? So, ngayon, ito ang mamaraan. Sa palagay nyo guys, alin dito yung, sa mga sample na to, diba? Hindi mo makikita. Alin dito yung purong stainless. For example, oh, yan, oh. Stainless yan, may marka pa yan, no? Oh. May marka pa yan, oh. Kita mo may marka yan, oh. Ano ba tong marka nito? Kung makikita mo mayroong markings yan, oh. Ayan, oh. So madadaya ka talaga. So ngayon titingnan natin kung purong stainless yan. Ito naman ay parang stainless din, oh. Diba, oh. Coated siya. So ngayon kung bibili tayo ng mga tornilyo, ang kailangan nating hanapin yung pure stainless. So ngayon, ito na ang tips ko. Pinag-aalam pa namin to sa Academy of Stainless, no? True experience lang 'yan. So kahit nga ako bumili ako dati ng rayos, sinasabihan ako ng tindera na stainless daw. So ngayon, noong may dala akong magnet, pinakita ko sa kanya kung talagang tunay. So nagulat siya ngayon bakit ko nalaman na pure bakal yung ulo ng kanyang rayos. So ito, aalamin natin. Simple lang ito. Huwag na natin i-kinds yung percentage ng stainless. So ang hanapin natin yung puro. May dalakang magnet. So ngayon, hanapin natin ngayon. O alam ba stainless dyan? Ayan ang bibilihin ko. So dapat kasi may dalakang magnet. So, in regard sa size ng magnet, yung kaya mong dalhin araw-araw, ilagay mo sa bago. Yan. So ngayon, hahanapin natin ngayon ang stainless, no? Madali lang yan. Kung sino ang maiwan dyan, ayan yung purong stainless. So, i-disregard na natin yung may halo dyan, 50-50, no? I-disregard na natin yon. Kunin natin ngayon yung purong stainless dyan sa mga bakal na yan. So ngayon, ayan yung prepared na stainless talaga. So ngayon, okay, umpisahan na natin. So, ito. No, hindi siya stainless. Bakal siya. Tanggalin na natin. Uy, sama yata lahat ah. Ayan, oh, dumikit. So, simpleng pamamaraan. Kahit sa junk shop kayo, makikita nyo yan. Hindi nyo matutuyo yan. Diba? Ito. Oh, dumidikit. Konti na lang may iwan. So, ito, matik to. Kasi kabarehas lang ng sample natin yan eh. Ayan, oh. So, apat na lang yan, oh. O, alin dyan sa palagay nyo ang stainless? Alin dyan? Apat na lang. Apat na lang na tornilyo yan. So, ito, magkaparehas yan. Sinadya ko yung pareho. Hahanapin natin yung may mga markings pa yan, guys, oh. Tikita nyo, oh. Itong isa, anong markings nito, hindi ko mabasa. Kayo na lang mag-zoom, oh. Ayan mo. Tinanong kung puro yan ha. May markings yan eh. Wala.
May marking siya na dito. AA. Basta ganon. Okay, so ito na ang resulta na parang it is accurate na 100%, walang duda. Ang maiwan dyan ay siyang stainless. Palagay nyo, alin yung genuine na stainless dyan? So, yung bang allen o yung cross na tornilyo? So, ito wagan natin patagalin. So, alamin na natin kung sinong dumikit sa apat na yan. Ito, stainless siya guys, pero may halo. So, pwedeng 50-50. Dumidikit siya. Hindi siya puro. So then, may halo din siya. Hindi siya puro stainless. Kasi dumidikit din siya. So ngayon, ang natira, yung dalawa. Yung dalawa ay pure. Diba? Napakasimple. So, yan ang mga talent natin. So, ngayon, alam nyo na ang sekreto kung paano nyo malaman ang stainless o hindi. Wala, oh, stainless. Walang duda. Hindi siya dumidikit. Oh. Wala, oh. Oh, diba? Yan yun naman, oh. Oh, ayan yung stainless. Hindi siya dumidikit sa magnet. Walang markings yan. Luma na siya. Oh, naka-cross, walang markings. Pero alam mo siya na siya ay purong stainless. Kasi hindi siya dumikit sa bakal. Yung guys, kung nagustuhan nyo ang ating pamamaraan para hanapin yung stainless, maraming salamat sa inyo. At hanggang sa muli, my name is Polisya ko. Ini-invite kayong mag-subscribe and i-click ang notification bell button para updated kayo sa ating mga mahahalagang video. Practical lang yan. Hindi mo na kailangan pag-aralan yan. Hindi mo na kailangan ng degree holder para matuto niya. Magnet lang ang sikrito para malaman. Panis na sa'yo. Sigurado ka na stainless. Kahit yung mga gamit nyo sa bahay, kung bumibili kayo sa mga aning-aning sa bahay, mapapakinabangan natin ito. Simpleng magnet, ang laki ng kinabang. Diba? Diba tayo? Diba? So, ang sikreto, magnet. Maghanap kayo ng magnet na pwede nyo dalhin para kung makakita kayo sa daan na stainless, malalaman nyo ngayon. Check nyo sa mga junk shop, marami silang magnet dyan, malalaki pa. Hindi nyo yan maguguyo kung magbibita kayo ng bakal dyan. Pag duda sila, lalagyan nyo ng magnet. Pag dumikit yan, alam na, mayroon siya. Thank you for watching. My name is Polisya po.